kayo mga mamshi, syempre kasi yung mga ganitong edad, eto yung mga malalapit na talaga sila sa mga minor injuries, sa mga accidents. Kayo ba, sa naalala nyo, nagkaroon na kayo ng mga taranta moment? Ikaw, Natalie? Yes, meron. Lalo na yung... ganito kaliit. Ganito kaliit pa lang. Kasi ngayon, nag-grab na siya everything. So, merong baso. And then, naiwan ko yung baso doon. Hinila na niya. And I was in the toilet. As in, 1 minute break lang naman. Pagbalik ko, umiiyak na. Yung sigaw niya, yung ah! So, pag yung sumigaw na, lumabas na ako, ano? And then, hindi pa nakababa yung damit ko. Lumabas na ako to see what's happening. Uh-oh. And then, yun, nakita ko, thank God, hindi naman nagkasugat or anything. So, walang pero problema. Pero napagsakan siya ng baso? Yes, dito sa ulo. So, oh iyak siya ng iyak. Okay. So, eh, di ba ang baso matigas? Tigas. Yes. Uh-oh. So, yun. Okay. Wala saktan. Ayan na. Mainit na ulo. Kasi she's teething eh. So, makati yung gums niya ngayon. Gusto niya kainin kagulis. Yes. Ikaw, Kat, meron doon incident na muntik siya malunod. Meron din. Ano, yung routine kasi, Cammy, remember, when you were swimming, nagsiswimming siya noon, mag-isa lang siya, pero yung pool was parang 2 feet lang naman, so abot niya. Pero naka-floater siya. What happened was, dumulas yung kamay niya sa loob ng floater. Pero sobrang napanik ako kasi hindi ko na nakita yung ulo niya sa ibabaw ng pool. So parang ako, nanginig yung joke ko, tapos tumigil yata yung puso ko. Sabi ko, ala na, lulunod. Sabi ko, Cammy, get up. So parang sobrang panik talaga ako nung moment na yun. Kasi parang nakainom ng tubig, ganyan. Tapos parang, well, nung tumayo siya at nakita niya yung mukha ako, hindi ako nagpakitang takot na takot ako. Pero in fact, sobrang kabado talaga ako. Grabe. Eh, nakakatakot naman talaga yun. Ikaw, meron ka bang panic moment? Ako, usually talaga sa amin ng husband ko, ako yung panic mommy. So, ang usual na kinakapanikan ko is pag may sakit. Like, either mataas ng yung lagnat, or yung ayaw kumain. So ako naman, di ba, lalo na sa first, naglagnat lang mga ilang hours pa lang, tinakbo ko na agad sa emergency, madaling araw, yung mga 3 a.m. Oh, nakakapanik kasi. Tapos pagdating ko doon, pinauwi lang din ako. Alam mo yun, yung para bang, ay ma'am, ano, kailangan po, ipagpahinga lang, kailangan i-observe, ilang days na po ba may lagnat? Sabi ko, kagabi lang. Ay, kailangan po i-observe pa, gano'n. So, doon ko na-realize na parang hindi pala, parang yung mga gano'n, yung pagtaas ng lagnat, either teething or may flu. So, ngayon, ang tinetext ko na lang parati yung pedia. So, mabait naman yung pedia. Pinipicturean ko parati yung baby. Dok, ito yung nangyari. Ano? Ang dali na nga rin ngayon. You know? Dati, kailangan mo talaga isugot. Yes. Sige, parang yung picture. Yes, picture. Yung taranta ni Ma'am si Natalie, kamusta naman ang taranta moment mo ngayon sa pag-aalaga? Natalie, pinakain mo na lahat kay Penelope, ha? Okay lang naman, wala kang choice eh. So pag umiyak na siya, you have to move. You have That's to true. Dance. Yes. And then wala kang choice. So you have to distract her with a new thing. Kasi pag she's bored na with her toy here. So dapat ba panibago na naman. Bawal na. Ayan na. Galit na. Galit na. Ay, cute. Ayan na. Sorry. Ayun yung walang... Ayan, natataranta. Ito po ang itsura ng totoong natataranta. Yes. Napakaganda naman po niya mataranta. Nagulat lang si Penelope kasi... Naagaw yung toy. Tingnan mo to, nakatingin wala lang. Chill lang siya. Alam mo ba ito? Pero hintayin mo mag 3 years old yan. Sabi nga daw, paglalaki nga daw, mas tahimik. Oh, look po, you have a new friend doon. Look po. Ayan. Oh, look, so pretty the girl. Oh, they're all...